O sige, para namin yung mag-boxing ah. Sige, antayin nyo. Ano? Babalik si Mamot. Babalik si Mamot sa cage para lumaban uli. Antayin nyo si Mamot. Babalik uli. Kailan? Kailan yan? Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Badong and the Mamot, kung saan mga kabakal, sinabi nga ni Mamot na hindi na raw siya lalaban sa URCC. At nabanggit ko na rin naman ito dati sa aking live na nasabihan nga ako ng kasama ni Mamot sa 3v3 na si Brian Paul na maaari nga daw na isurrender na ni Mamot yung kanyang belt sa 3v3 at yung kanyang mga belt pa sa mga heavyweight mga kabakal na laban niya. Dahil nga unang-una ay matatagalan pa yung paghilom ng injury ni Mamot, kaya possible ay hindi talaga siya makalaban. Pangalawa ay dahil okay na siya dito sa Batang Quiapo. Kung ikaw ba naman ay kikita ng malaki na hindi mo kailangan magpabasag ng mukha at total naman ang dami na namang naipanalo ni Mamot, eh why not mag-retire na nga lang at mag-focus na lang sa kanyang mga ginagawang television show or pelikula. So mga kabakal, isishare ko po sa inyo ang clip ng video kung saan nga dito sinabi ni Mamot na hindi na raw talaga siya lalaban at wala na siyang balak lumaban. So mga kabakal, kung gusto nyo mapanood ang full video, pumunta lang kayo sa YouTube channel, Badong and the Mamot. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Ito gay mo, A-A-A-O. Yung natural, ang galing. So dito mga kabakal, nagpapulitan mo na siya. Ito sa iyo, yung natural talaga, yung nangyayari. Yun ang gusto ko. Nangyayari sa... Yun ang gusto ni Drake Coco. Natural ko, nilalabas ko na. Tsaka yung mga tao ko malakas, lumalabas na rin. Tsaka yung mga tao ko malakas, lumalabas na rin. Diba? Antayin nyo ba? Antayin nyo pa sunod. Ganun si Martin. Lalabas ko na. Acting talaga eh. Lalabas ko na rin yung... Medyo sigurin yun. Umiyak ka na ba sa Excel? Umiyak ka na ba? Hindi pa. Darating din tayo dyan. Ano kaya itsura pag umiyak ka? Ang gwapo pa rin. Ano kaya itsura pag umiyak ka? Ang gwapo pa rin. Gwapo pa rin. Tapos darating tayo dyan. O sige, parang namimiss yung mag-boxing ah. Sige, antayin nyo. Ano? Babalik si Mamot. Babalik si Mamot sa cage para lumaban uli. Antayin nyo si Mamot. Babalik uli. Kailan yan? It's the prank. Gago! Prank lang yun, DJ. Hindi na babalik. Kala ko... Tama na yun. Kala ko sasakit na naman ulo ko eh. Tama na yung ano yung... Hindi na sa ulo mo. Kasi hindi na mag-training eh. Wala na. Yun ang problema ko eh. Kaya sumasakit ulo ko eh. Hindi ka nag-training eh. Pakabaya ko na sa iba yun. Pakabaya ko na sa mga bata ngayon na magaling. Tama na si Mamot. Tama na. Eh, ang dapat natin. Tapos na yun. Ilan taong ka na? 56? Hindi, hindi ko problema. 36. 36? Oo. Tama na yun. Tama na yun nalalabi mong apat na taon. Hindi, wag. Ano ba? Tama na yun napatunayan ko. Na dalawa na hawak kong belt. 3-on-3, tsaka yung ano, heavyweight. Tama na yun. Tama na yung pinatunayan ko. Marami na pagaling ngayon. Marami na mga galing mga bata ngayon. Kaya upaya ko na sa inyo. Okay, marami salamat kayo sa Badong, ha? Marami salamat. So yun mga kabakal, nakita nyo naman at sinabi mismo ni Mamot na talagang wala na siyang balak na lumaban pa kahit saan siguro. As alam naman natin na itong si Mamot ay sa URCC lang lumalaban. Dahil nga mga kabakal, kung isipin mo nga naman, ilang taon na rin, di ba? Ilang taon na rin naman na lumaban si Mamot, na patunayan na naman niya kanyang sarili, wala na siyang dapat patunayan pa. At isa pa,
36 years old, sa tingin ko ay enough na yun para magretiro. At siguro iniisip lang ni Mamot ngayon ay ang kanyang pamilya at lalo na okay naman yung kanyang kinikita na. Kumbaga, talagang panalo na siya eh. Artista na siya, pwede pa siyang mag-vlog. Pero kung mapapansin nyo mga kabakal, halos si Mamot ay nakafocus lang talaga sa pag-aartista. At itong kanyang kontrata mga kabakal, sa Batang Quiapo kay Coco Martin ay talagang magtatagal. Kasi mga kabakal, isa siya sa mga sidekick. Sidekick ni Coco Martin. Ang mga kadalasang maagang nawawala sa mga TV show ay yung mga kontrabida at yung mga main na kontrabida. Pero kung kayo naman ay hindi main na kontrabida, yun yung mga kadalasang nawawala. Pero yung mga sidekick mga kabakal, minsan sila pa yung mas tumatagal kumpara doon sa mga main na kontrabida dito nga sa kalaban ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Kaya hindi malabo mangyari na baka umabot ng 10 taon itong Batang Quiapo. O 10 taon din na may trabaho itong si Mamot. At syempre naman, yung TF ng mga yan, yung talent din ng mga yan ay tumataas habang tumatagal yung kanilang pelikula or yung kanilang TV show. Tapos marami pang mga window ang magbubukas kay Mamot, mga sponsor. Madami. And then after nyan, baka magkaroon siya ng pelikula kasama ni Coco Martin. Baka after nyan, magkaroon ulit siya ng TV show. Kasi kung isipin mo nga naman, kung ang iyong goal talaga ay makaipon, syempre, itong opportunity na to ay napakaganda. Hindi mo kailangan mabasagan ng mukha, hindi mo kailangan makipaglaban uli. Ito ka na lang, mag-artista ka na lang, tuloy-tuloy na yan. Kaya, hindi rin naman natin masisisi mga kabakal kung si Mamot nga ay talagang hindi nalalaban at magtutuloy-tuloy na sa pag-aartisa. Ang isang dahilan dyan mga kabakal ay kung sakali mang gustuin pa ni Mamot na lumaban uli, hindi pa rin naman siya makakapag-training ngayon. Kailan pa siya makakapag-training, di ba? Kailan talaga magiging fully healed yung buto? Sa aking pagkakaalam, parang mga 1 year talaga yan para mag-heal. Yung iba, hindi pa. And after nun, kailangan niya pa magpa-condition ng mga 3 to 6 months or mga 3 months siguro bago uli makalaban. Pero syempre, hindi na ganun kasolido yung katawan ni Mamot. I mean, yung buto niya hindi na ganun katibay kasi nga na-injury na yan. So parang naisip na rin siguro ni Mamot na instead na i-risk niya na lumaban uli pagkatapos baka matalo pa siya, hayaan na lang niyang magretiro siya na meron siyang dalawang belt na hawak dito nga sa heavyweight at saka dito sa 3v3. Ang tanong, sino nga kaya ang papalit kay Mamot sa 3v3 at sino nga kaya ang sunod na magiging heavyweight champion ng URCC? Kaya sa mga aspiring fighter dyan na gustong sundan ng yapak ni Mamot, maaaring ito na ang inyong chance. Ano ang inyong opinion mga kabakal? Gusto ko maaaring i-comment yun down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po.